Hey guys, so finally, nandito na kami ngayon sa Cagbalete Island. Guys, good morning. It's almost 3 o'clock in the morning and papunta kami ngayon sa bus station kasi hinahabol namin yung biyahe na papuntang Lucena. Papunta kami ngayon sa Cagbalete Island. So yeah, let's go! Hey guys, so nandito na kami ngayon sa bus and paalis na itong bus, buti na abutin namin yung 3 o'clock na biyahe papuntang Lucena. So yeah, we are now on our way to Lucena Grand Central Terminal. So doon natin hahabulin yung biyahe na papuntang Mauban. And then, yun, from there, hahabulin naman natin yung bangka na papunta naman ang Cagbalete Island. So, let's go! Hey guys, so ito, nandito na kami ngayon sa Lucena Grand Terminal. Bale, inabot din ng 3 hours yung biyahe mula Manila hanggang dito sa Grand Terminal nga. So, ito, ngayon papunta na kami sa paradahan ng jeep na biyahe naman na papuntang Mauban. So, yun yung hahabulin natin. I think 7 o'clock yung first trip hanggang Mauban na bayan. So, tara. So ito guys, nandito na kami ngayon sa paradahan ng van. Bale, wala na raw pala mga jeep na biyaheng Mauban. Lahat pala ay van na. So ito, nag-aabang lang kami. So pag napuno na yung mga pasahero, paalis na rin yung van na papuntang Mauban. Hey guys, so ito, nandito na kami ngayon sa bayan ng Mauban and papunta na kami dun sa tourist port kung saan magbabayad kami ng tourist environmental fee tsaka basta yun, papunta kami sa daungan ng bangka na papunta sa Cagbalete Island. Nandito na ako sa tourism office ng Mauban and mag-register muna ako tapos magbabayad na tayo ng environmental fee. So ito yung tourism registration ng Mauban Port. So dito mag-register and I think magbabayad na rin ng environmental fee here. So yun guys, tapos na ako mag-register sa tourism office nitong Mauban. And nakabayad na rin ako ng environmental fee na 80 pesos per adult. Tapos 64 pesos kung may bata kayo. Para makaregister, kailangan meron kayong confirmed booking ng tutuluyan nyo sa Cagbalete Island. Tapos ayun, ire-register nyo lang. Tapos bayad na. So guys, after makaregister and makabayad ng environmental fee, may ibibigay na tourist arrival slip na ibibigay daw pagdating dun sa Cagbalete Island. So may ganun na silang sistema ngayon para makontrol yung tourist arrival sa isla ng Cagbalete. So dito sa port ng Mauban, meron kayong option kung gusto nyong mag-hire ng private boat or antayin nyo yung public boat na umaalis tuwing 10:30 tsaka I think alas 2 yata yung isang biyahe. So yun, dalawa lang yata yun per day.
So ngayon guys, iintayin na lang namin yung biyahe ng bangka, which is 10:30. Ayun, so sasakay tayo dun sa public boat. Kasi meron ding option kung gusto nyo umalis na kagad, pwede kayo mag-hire ng private boat. Pero mas mahal yun, so dun lang kami sa public kasi nagtitipid kami. So guys, time check, it's 9:15 AM. And pwede na raw pala kami sumakay dun sa bangka. So bago pa mapuno, sakay na tayo. Wala, dyan pa yung papel ko. So guys, time check, it's 9:26 in the morning. And makapaalis na yung bangka kaagad. Kasi puno na yung mga pasahero. So hindi na siya maghihintay nung 10:30 siguro. So we'll see, let's just observe. So yun guys, palis na nga yung bangka. Hindi na hinintay yung 10:30 na schedule kasi puno na siya. So yeah. Unang sakay ni Kanlaon ng bangka. Kanlaon, say hi. Wala siya sa mood. Guys, pupunta na kami sa Cagbalete Island and I think 40 to 1 hour yung biyahe. Depende sa situation ng alon. Guys, nandito na kami ngayon sa Cagbalete Island and we're just waiting na mag-dock yung bangka. So yeah, we're here. So ito na nga guys, nandito na kami ngayon sa Cagbalete Island. We just arrived and paggalapag na paggalapag, kinuha na yung tourist arrival slip na nakuha namin dun sa port sa Mauban. So ngayon, sasakay na kami ng habal-habal papunta sa resort na pag-i-stayan namin, which is Pansacola. Ito guys, sumakay kami na ngayon ng habal-habal papunta sa Pansacola resort. Ano po? YouTube po. Ivan Lacochero. Hi! Hi, Kabibi! Hi! So ito guys, nandito kami ngayon sa Pansacola Beach Resort and mag-check-in na muna kami. Actually, parang alas 2 pa, ay 12 o'clock yata ang check-in time. And it's only 10:39. So, masyado pang maaga. Pero, let's go. Hey guys, so finally, nandito na kami ngayon sa Cagbalete Island. Specifically, nandito kami ngayon sa Pansacola Beach Resort. So, I am going to show you kung saan kami nagsustay ngayon kasi ang cool ng room namin. So, eto. So, this is our room dito sa Pansacola Beach. So, it is called the Boat House. So, dito kami magsustay ng 2 nights. So, i-room tour ko kayo pero pakita ko muna sa inyo ang magse-celebrate ng Mother's Day at ng birthday tomorrow at sa susunod na araw. Say hi baby, say hi. Hi. Ayan sila. So, ito naman ang aming bahay sa susunod na 2 araw. So, pakita ko lang sa inyo saglit. So, it's not a very big room, pero ang cool ng itsura. Yeah, we have here the bed, the fan,
And then may aircon din siya, pero yung aircon operational lang siya kapag 6 o'clock na ng gabi kasi medyo nilarasyon yung kuryente dito sa Cagbalete Island. And then there's our things, and then may CR dito, so merong shower, toilet, may bidet din. Yeah. Dito naman sa labas ng bangka is our dining area, which is also cool. Nandito siya sa, ano ba tawag dito? Sa nose? Nose ba ng bangka ang tawag dito? Basta kung saan tumatayo si Rose at Jack. Ayan. So there is the beach. Hey guys, so yun, finally nandito na kami ngayon sa Cagbalete Island. So dito yan syempre sa Mauban, Quezon Province. So ayun, inabot din kami ng ilang oras, ha? Mahaba-haba rin yung biyahe mula Manila. So yun, commute lang kami all the way from Manila. So yun, sumakay kami ng bus, and then nag van, and then nag boat, and then habal-habal, and then yun, finally nandito kami sa Pansacola Beach Resort. Yan. So siguro ilagay ko na lang dito sa side yung recap kung paano kami nakarating dito sa Cagbalete Island. So dito ko siya ilalagay. Chenin. Ayan, diyan. So ayan, basahin niyo na lang. Ayan. So pwede niyo i-pause para mabasa niyo in detail. So ayun. So around 10:30 nakarating na kami dito sa Pansacola Beach Resort. May advance reservation na rin ako, so ina-expect na rin kami yung arrival namin dito. So itong Pansacola Beach Resort, nakita ko lang sila sa Facebook. Pero actually matagal ko nang kilala itong Pansacola. Kasi pangatlong beses ko na actually na nakarating dito sa Cagbalete Island. Noong 2011, nakailang beses na rin akong punta. Yun, dalawa. Actually dito ako nag-aral ng thesis ko nung college. So yeah, very familiar ako dito sa lugar na to. So, isa itong Pansacola sa original na resorts na nandito. I think tatlo lang sila dati. Ngayon medyo marami na. So, siguro tomorrow we will tour the beach. Kung ano yung mga hotel around the place. So, in-avail din namin yung meal package nila dito sa Pansacola. So, wala na akong iisipin na food. So, isa-serve na lang sa amin yung aming lunch, snack, dinner, and then breakfast tomorrow. So yun, kasi yung ibang resort dito walang kainan, so kanya-kanyang prepare. Ihaw ka, magdala ka ng sarili mong food, luto-luto. Pero dito sa Pansacola meron sila nung meal packages, so yun na lang yung in-avail namin for convenience. And then ayun, finally nandito na kami sa napakagandang isla ng Cagbalete. So for those who do not know, itong Cagbalete Island ay part ng bayan ng Mauban dito sa Quezon Province. So ano siya, makikita siya sa east coast ng Luzon Island. Actually nakaharap na siya sa Pacific Ocean mismo. And malapit lang siya, kung familiar kayo dun sa isa sa mga mamahaling isla, yung Balisin. So yun, ang lapit lang niya dito sa Cagbalete. So kilala itong Cagbalete Island sa white sand beach niya. Tsaka yung pag nag low tide, talagang umaatras ng malayo. I think kilometer din yung distance na umaatras yung tubig. So nagkakaroon ng parang disyerto dito during low tide. So siguro tomorrow, pag naabutan natin yung low tide, ipakita natin, videohan natin. So guys, since medyo pagod kami sa biyahe and mainit pa rin naman talaga sa labas, so matutulog na lang muna kami. Siguro around 4 o'clock na lang kami lalabas pag hindi na ganun katirik yung araw. So yeah, sleep muna kami. We'll just take a good nap. A few moments later. Hey guys, so welcome to Cagbalete Island. So alas 4 na ng hapon ngayon. And yung tubig dito sa Cagbalete Island ay umatras na ng pagkalayo-layo. As in parang disyerto siya ngayon. So ganito talaga dito. Actually ito yung kilala dito sa
Cagbalete Island kasi talagang umaatras ng pagkalayo-layo yung tubig kapag low tide. So tignan nyo yung buong paligid, parang desierto. Ayun sila Kanlaon and si Don. They're making a sandcastle. Kanlaon, say hi! Kanlaon! Kanlaon! Kanlaon, say hi to the vlog! Hi guys! So tignan nyo guys kung gaano ka babaw yung tubig. Ang layo na namin sa pinaka beach at ito ay actually intertidal zone na. So dahil low tide, tignan nyo, kahit ang layo na namin, grabe, para nasa talampakan lang yung tubig. So ganun umaataras yung tubig dito sa Cagbalete. So okay siya for people na hindi marunong lumangoy, tsaka ito, mga kasing liit ni Kanlaon. So guys, other than the beach, actually pwede rin kayo mag-island hopping dito sa Cagbalete. So pwede kayong mag-hire ng boat. Siguro kontakin nyo lang. Grabe, nasisilaw ako. Tutok na kasi yung araw dito sa amin ngayon, kaya medyo masakit sa mata. So ayun na nga, pwede kayong mag-hire ng boat dun mismo sa kung saan resort kayo naka-check-in. So in our case, dun sa Pansacola, since dalawa lang kami tapos free naman si Kanlaon, 1,000 pesos yung rent ng bangka para mag-island hopping. So sa island hopping kasama na dun yung mangrove forest nila tsaka yung sandbar na malapit dito. So yun. Libing nanay? Libing? Nasaan yung panghukay mo? Dali, gamitin mo yung panghukay mo. Ayan na. Ayan, nagagamitin na niya yung shovel niya. So guys, habang nag-e-enjoy sila doon, tsaka si Kanlaon doon, maglalakad-lakad muna tayo. Let us explore the beach nitong Cagbalete Island. So tara. That sand. Say hi. What's that? Sand. So guys, pag nandito kayo sa Cagbalete Island, you get to enjoy this white sand beach na actually parang desierto na sa sobrang lawak. So maganda yung buhangin nila dito sa Cagbalete kasi look, it's Pino rin. Pero not as Pino yata, as Boracay. Pero Pino siya tapos maputi din. So actually tinaguriyan din siyang Boracay nitong Quezon province. So yun.